pinaka-iconic na part ng museo kasi ito usually kung saan nagpipicture yung mga tao kasi pakpak yan kung makikita mo. Pa, sige, pwesto ka nga dyan, pakita natin. Makita natin. Nakikita nyo ba guys, yung pakpak? Marami din. So ayoko nabasahin kasi nakaka-emotional siya. Charot. Pag may gusto ka, bawal pa rin bumili, Mar. Gusto ko to. Hello and welcome to Metro Viral! I'm Margit. I'm Shai. And I'm Leon. And today, nasa Museo ng Pag-asa kami. Bilang excited na kami pumasok sa loob, ano yung ini-expect yung makita sa loob? I'm so excited to see the merch. Yeah. The merch! Ako yung mga pink na bagay kasi I love pink. Yeah. So ano pa ba ang mga hinihintay niyo, mga ka-MV squad? Tara, samahan niyo na kami libutin ang Museo ng Pag-asa! Let's go! Yung Museo ng Pag-asa, nabuo siya noong September 20, 2022. Ito yung pinagsama-samang creative ideas noong nakaraang kampanya. Ito yung tinatawag nating People's Campaign. Noong People's Campaign, yung mga tao, maraming binigay na artworks. Hi! So ayan, mag-start na tayong mag-tour sa loob ng Museo ng Pag-asa. And I'm with... Lily! So let's go. Tara. Siya po yung magtutour sa akin sa loob. So ito yung unang bubungad sa atin. Ito yung artwork na gawa ni Abdul Maritoy Imao. So kung mapapansin mo, Arkin, binubuo siya ng maraming colors. Pagpasok pa lang ng Museo ng Pag-asa, gusto natin bumagin yung idea na pinagbubuklod tayo ng kulay. Makikita natin yung mga words na nakasulat dyan, yun yung bumuo ng kampanya. Sama-sama. Ayan. Grabe, ang daming words. Tapos ito yung pinaka-iconic na part ng museo kasi ito usually kung saan nagpipicture yung mga tao kasi pakpak yan kung makikita mo. Pa, sige, pwesto ka nga dyan, pakita natin. Makita natin. Nakikita nyo ba guys, yung pakpak? So, pasok mo tayo sa loob. So, pagpasok natin, ito ang tinatawag nating Bulwagang Bayan. Okay, so, ayan, part na to, una nating makikita yung diorama ni Pepot at Yenza. Ay, ang ganda! Ito. Ang cute! Napakita lang ng diorama na to, yung mga taong nagsama-sama sa iba't ibang sektor ng lipunan. Like, magsasaka, mga ngisda. Tapos dito, makikita naman natin. Yun yung ang mga ganda! Maliliit ang na, cute! Yung mga maliliit tignan na nyo, tignan item. Nyo, guys. Kung ano yung makikita sa loob. Ang dami! Ay, taray! May photo card! May photo card eh. Kabog! May photo card. Tropang ang. Ayan. Yung mga nag-trend na kamay. Ay, nakita ko nga yun. Tarantadong Kalbo. So, they came here. They personally painted ay, this. Ay, bongga! Kasama so, ng wife niya. Ay, ito yung ano. Ito yung mga... Kasi ito yung compilation ng lahat ng rallies. Dito naman tayo. Saan naman tayo pupunta next? Ito, yung ay, mga... Yung... OMR. Si OA ka na. Ang ganda! Parang gusto kong lamig ba? Parang pwede bang gamitin to? Hindi guys, pag pumunta kayo ng museo, magdala kayo ng jacket kasi ang lamig. Sobrang lamig po dito. Ito, ano to? Mga... Mga bigay pa rin ng supporter. Bigay pa din ng supporter. Ito, so, tingnan nyo. Ang cute. So sa sobrang dami nga nung mga artworks, naisip nila na gumawa ng museum. So itong bahay na to, pinahiram sa atin for 6 years. So para sa stage 2 ng ating tour, Lian, ito ang tinatawag nating silid sa laysay. Come on! Let's go inside! So ang una nating makikita na pinakamalaking artwork which is inspired doon sa iconic photo ni Ma'am noong Independence Day, yung umuulan tapos nakaganon siya. Kaya makikita mo, nakasuot si Ma'am ng chinelas. Kasi it represents Sir Jesse Robredo's chinelas leadership. Tapos makikita natin yung belt niya, UP Sablay, because she graduated from there. So gawa siya ni Maduran. So kapag titingin naman tayo doon, ito yung second biggest of them all. Ganda. Umiilaw yan. So, para ba siyang lamp? May LED sa likod. Hindi lang siya nakikita ngayon kasi maliwanag. Actually, may favorite ako dito. Ito ang favorite ko dito. Gamit siya sa sinulid, tapos kuhang-kuha niya yung mukha ni Attorney Lenny. Even yung strands ng hair, yung bangs, kuhang-kuha niya. Ganda. Ganda. Medyo natakot nga ako na baka mabenta yan kasi nung nag-exhibit, may mga artworks na dinisplay for sale. Tapos, dito naman.
Ito yung regalo ni Sir Ben Cab, national artist, kay ma'am noong Angat Sining sa Baguio. Angat Sining is a program, fellowship program. Iba pang fact sa Silid-Salaysay na to, every 3 months pinapalitan yung exhibit na to. Pero kapag parang gusto ng mga exhibitors natin na tumagal pa yung itong mga artworks, pero tumatagal naman siya, basta i-request lang sa museum manager. Surprise! Nandito ulit tayo sa baba. Ito yung kadugtong ng Bulwagang Bayan. So makita natin, may mga damit na binigay kay Attorney Lenny. Tapos, lagi din ito pinapalitan. Patulad din na ito, lagi rin pinapalitan ito. Tapos dito, come here. Ito yung mirror. Kailan yun yung mga words na sumalamin noong kampanya. Lugaw, liwanag, tropang angat, tumindig, radical magmahal. Tapos, makita nyo naman sa katabi ko, ito yung mga books still related sa campaign na gawa ng mga manunulat natin. So, pagdako naman natin dito, ito ang digital art na sinasabi ko kanina. Dito na fina-flash yung mga nagsisend pa ng digital art. Ayun, tapos ito yung mga letters ng youth. So ito yung mga batang hindi pa pwedeng bumoto, but they wrote letters for Attorney Lenny, expressing their support. Marami din. So ayoko nabasahin, kasi nakaka-emotional siya. Tiyara. Mamuungo yung drawing. So siya ay sa huling part ng museum natin. Ito ang tinatawag na abundance of gifts or puno ng handog. Binubuo ito ng mga pillars. Each pillar may mga pangalan yan. Pero as of the moment, binabago kasi siya lahat, inaayos siya. Pero sa pagkakaalala ko, ang pillar na ito ay tinatawag na ano ang bag mo. So, buti din talaga yung mga museum curators natin kasi sila din nag-name dyan. Kapag may gusto kang kunin dito, pag may gusto ka, bawal pa rin bumili, Mar. Gusto ko to. Tapos, this is what we call liwanag sa dilim. Ito pala yung favorite na pillar ni ma'am kasi liwanag sa dilim, very creative. Ito naman, katulad nung sinabi ko kay Lian kanina, chinelas leadership ni Jesse Robredo. So, yun lang yung pinakita nila sa pillar na to. If aware din tayo sa solidarity walk na palagi nilang ginagawa, sama si attorney, this pillar represents it. Tapos, ito naman yung mga merch na kumalat nung kampanya. Yung mga pinapamigay sa mga tao. If nakatanggap man kayo nun, swerte nyo kasi ako hindi. Ito, nakatanggap ako na ito. True? Yes. Ito naman, even before the campaign, si Sir Robert Alejandro, artist, super laki ng ambag niya sa atin. So ito, design niya to lahat. Tapos, meron tayo sa shop, later na ipapakita natin, meron tayong postcards na binibenta. Tapos lahat ng proceeds niya, mapupunta sa Angat Buhay. So walang kikitain si Sir Robert doon. Binigay niya lang talaga for Angat Buhay's program. Tapos, wow! Ganda! Ito, if mapapansin mo siya, naka-shape siya ng pang-Pilipinas. Itong pillar na tinatawag, uhaw sa gobyernong tapat. Tapos, ito yung tinatawag nating pagpubutong ng corona. Pretty much symbolizes na ang kababaihan kaya ding mamunong. Tama, babae. 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 Ito, nung campaign, isa yung mga mananahi na naapektuhan. Isa sila sa sector na naapektuhan ng pandemic. But even though super affected nila nung time na yun, nag-donate pa rin sila nung kampanya ng mga mask. Regalo to ni Regine Velasquez and wow. Ogie Alcacid kay ma'am nung birthday. At ni Lenny nung birthday niya. Gawa siya sa brass steel. Tapos may mga pearls din yan. Ganda. True. Grabe the details. Tapos, if makita natin sa baba, yan yung mga binigay din na sapatos kay Attorney Lenny. Dito na sa part, yung huling parte ng tour. So dito na natin binibigay yung message na sana buo pa rin yung heart natin. May nag-i-ignite pa rin na fire na hindi tayo maubusan ng pag-asa kasi hashtag tuloy pa rin ang laban. Ayan, nasaan na tayo? Museum shop. Anong pong makikita namin sa loob? Yan yung sa museum shop. So, meron tayong different merches inside. So, from tote bags to stickers to notepads, earrings, and different sort of merch pa. As of speaking, we have 31 merchants and dalawa dito ay food concessionaires. Ang dami! Guys, tingnan nyo, nauna pa yung dalawang MV squad sa loob ng museum shop. Yes, actually,
Madalas sinasabi din namin na hindi ito museum shop, kundi ito ay budol shop. Dahil ay, tama. Bawat kanto, parang ang dami kong pwedeng kunin eh. Mabubudol yes. talaga ako. Yes, dahil ganda. Lahat ng pumapasok dito, hindi sila nakakalabas ng walang bit-bet. Yes. Tama. So, meron tayong youngest merchant. Ito si Eva. Oh. I think nag-viral na siya before. Mm. Meron siyang stickers, tote mga bags. Photo cards. Ba? Yes, I marami talaga. Inside the shop, meron din tayo ng oldest. Oldest. Yung oldest natin na merchant is si Nanay Knits. Nanay Knits. Or NY Beads. Ang binibeta naman niya here ay yung mga ganito. So, handmade siyang ginagawa. Tapos, personal siyang nagpupunta dito. Medyo hirap na siya maglakad, pero talagang pursigido pa rin siyang mag-help. So, ayan, libot-libot lang tayo, guys. For sure, kaming mga MV Squad, may bit-bit kaming mga merch dito sa Museo ng Pag-asa. Bukas ang Museo ng Pag-asa, Wednesday to Sunday from 10 a.m. to 7 p.m. So I'm encouraging everyone na bumisita sa Museo ng Pag-asa kung gusto niyo man balikan yung nangyari ng People's Campaign. So ang binili namin ay strawberry tonic, green apple tonic, iced coffee frappe, and white mocha frappe. So ayan, titikman ko na yung green apple tonic. Kasi uhaw na rin ako. Ano yung uhaw? Ang sarap. Ang refreshing. Grabe. Ang sarap. Lasang-lasa ko yung green apple. Tikman natin. Harap. Ito nes. Kahit may ubo ako kasi nahilig ako sa bawal, tikman natin siya. Pero dapat pala hindi ko pinalagay ng whipped cream. Pero okay lang. Matamis, pero lasa mo pa rin naman yung coffee. Very ang amazing ng mga ganitong organizations, no, na na-appreciate nila yung mga Filipino artists, i-showcase yung kanilang mga talents, katulad ng mga ganitong artworks. Iba-ibang type of artwork pa talaga, tapos pinakita lahat ng museum. Maraming items sa loob na parang hindi mo siya basta makikita lang if you don't visit this place. Yes. Don't forget to like, comment, and subscribe to our YouTube channel para naman updated kayo sa mga latest uploads namin. Again, thank you for watching Metro Viral! Bye! Bye!